karon, wala kang bigwitan. Magagalit yung may-ari. So, naisip ko yon na maggawa. So, yung mga classmate naman, pumupunta, maraming bumibili. Sabi ko, kulang. So, expand ako na yung expand. So, yung 2 hectares yun, natapos ko within 1 year. Using yung bako na maliit. Ayan doon. Parang kutsaritang tawag nila eh. So, 1 year. So, hanggang short pa rin. So, ginawa ko itong 5 hectares for 1 year pa rin. Itong 5, the whole 5, kasi meron na akong payloader na kasama. So, kulang pa rin. Nag-expand pa rin ako doon, kaya lang nahinto, kasi yung ulan. So, hindi makapasok yung dump truck. Ginawa namin, tambay muna. Kuha muna ako ng nandyan saan, ng stocks. Kasi, pag nakasimula na kayo, hindi na kayo makahinto. Kasi dumadami yung market. So, sige pa rin. Ganun nangyari sa amin. Mahirap lang sa pagpipispanyo, pagsimula lang talaga. Kasi doon mo kailangan ng kapital. Pero kung kagaya namin, hinahinay lang ba? Pagkatapos ang butas, lalagyan mo na naman. Tapos ang isa, lagyan mo. Para yung panggastos mo, makukuha na doon sa harvest mo sa kuhan. Staggered mo lang. So, hanggang ngayon, expand pa rin kami na expand kasi short pa rin. So, ganyan kataas ang demand ng hito. Lalo na doon sa mga butuan banda. Mahal ang hito daw doon. Palagay ko, sobra 200 yata. Oo. So, ito pa tawag sa amin, marawi pa. Gustong magkumpra. Sabi ko, hindi muna kasi hindi ko masupplyan yung mga dati. Mabibitin ako. So, mamaya, may darating din ito sa mga talagang nagba-market. Tanungin mo sila kung paano mangagat. Pero sa totoo lang, pirmiro lang yung mahirap. Kasi once nakasimula talaga, hindi ka na makinto. Gagaya sa akin, may mga restaurant akong sinusuplayan. Uga, kung wala kang i-deliver doon, magagalit. Pipigyain ka. So, mapipilitan ka magkuha sa iba. So, ganun, nakita kong market na dito. Kaya, ang ano yung mga alanganin, yung nag-aalangan pag mag-invest sa ito, now is the best time na mag-kuan ka mo. Kasi hindi na lumalaki yung dagat. Kumukunti ang silas dagat, ito yung mahal na, burot na burot sa una. Magkano lang, ngayon 200. So, talaga eh tayo, hindi naman tayo makakain walang ulam. Diba? So, sa aming kuan, sa aming experience, punta na tayo sa hito. Sa aming experience, dati, nagsimula kami, wala kaming alam. Walang tumulong sa amin, walang nagturo sa amin, walang nag-share. Kasi, sa iba, madamot. Ayaw nang may kompetensya. Bakit kami nagsishare? Kamo, eh bakit naman kayo makakompetensya sa amin? Wala, hindi kayo pwede. Gumawa kayo ng sarili nyong pangalan. So, para naman pagdating ng araw, baka maabot nyo rin yung sa amin. So, puro lang trial and error ang ginawa namin. Termiro, nag-seminar kami sa BFAR. Hindi naman paninira sa BFAR, ha. At BFAR kasi turo nila twice a day lang pakainin. Taka ako, bakit naubos? Kukunti ang naiwan. So, nagkananay. Nagkananay sila kasi carnivorous yan. Kananay na sila. So, ang ginawa namin, nag-trial kami. 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 8 times. Pati sa gabi, kung ipapakain kami. Pero, impractical na po yan. So, the best result namin is 6 times. Kasi kung 8 times, although, pwede rin mag 8 times, ang problema kasi, gabi na. Diba kakagating ka ng ahas? Mas delikado. So hanggang 6 lang kami. Or 5. So bakit kanyo 6 times? Sa first one month. At least, first one month. Kasi kung 2 times lang, or 3 times lang,
sa course feeding ninyo, ang kakain dyan, yung mga dominante. Kakain yan, pa. Yung mga medyo hindi, sa likod lang eh, gabantay lang kung may maiwan. O kung walang naiwan, di, pass mo. So, ikat, tanghali, gutom na ulit yung dominante, kain mo siya. Pass mo gyan kung itong gagmay. So, ginawa namin 6 times. Pero the same amount of fish. Hindi mo ibig sabihin na 6 times, times 6 din yung fish. Oh, hindi. Kasi ma-overfeeding siya. So, namin, ano, dito, sa first 1 week, 100 grams per 1,000 lang. Per day. So, yung kung 1,000 imong kuan, 1,000 imong similya, 100 grams lang ang kaonon yan. The whole day na yan, i-divide mo sa 6. Eh, may pumunta dito sa amin. Hindi ko man yan bintahan ng fingerlings kung hindi siya nakinig sa amin muna. Eh, iba kayong pagkarinig niya. 100 per feeding. Apat tayang nito. Nagluto. Na-overfeeding man. So, ibutang nyo talaga sa isip nyo na 100 grams per day. Huwag yung 100 gram per feeding. Mali yan. Divide nyo sa 6. Yes, 100 divide 6. Ilang inches yung na fingerlings yung ganyan, sir? Sir? Ilang inches yung mga finger? 1.5. 1.5. Okay. 1 to 1.5. First 1 month, sir? Oo. First 1 month. If possible, ha, kung kaya nyo yung 6 times. 6 times. Oo. Kasi, para ma-lesson naton, 1,000. Yung may mga fast grower, may mga shooter. So, maiwasan din natin yung, ano, yung, hindi na, yung sigita sizing, bala. Okay. Pero teka mo lang mag-sizing. So kung 6 times ka, halos pare-pareha na sila. Okay. Although mayroon mang maglusot, pero gamay lang. No, negligible na yan kaysa 3 times yung pagkaon. So maiwasan mo na yung mag-sizing. So kasi pag nag-sizing po kayo, alisan nyo ng tubig, pulutin nyo yung malalaki, transfer nyo sa kabila. Kung naabutan pa kayo init, patay ang ito. Masilan yung mga ito pag nainitan. So dapat hapon, late afternoon or very early in the morning ang kung mag-sizing manggit ka mo. So after sa 2 weeks napakain ng ganon, di ba 100 grams yung termino natin per feeding. So after 2 weeks mag-a-adjust po tayo. Pero hindi na natin balaan kung pila ang nabilin. No, hindi na natin alam kung ilan ang naiwan doon sa pan natin. Kaya nga isip, hindi kagaya ng tilapia, kung pila ang ibuyan mo dira, amo man na sila mabuhi. Ang hito, hindi po pwede. Kasi ba, nasa tab pa lang yan, 5 days old pa lang yan, nagpraktisa na, nanakananay sila. So, ang amon nga ginahi mo is 2 minutes rule. Halimbawa, magpakaon ka mo siyang sanghito nyo, dapat libuton nyo gid. No? Okay. Hindi lang nga dire, pero sang ano, libuton din na siya. Kay territorial ba yan ang iban? Kay, so, hindi man magpalapit na rin ng taga-dira, kay kaonon man siya. Okay. So, dira ka lang. Libuton nyo na siya. Pag humay nyo libot, pak, time nyo 2 minutes. Pag naubos siya 2 minutes, good. Pag hindi naubos sa 2 minutes, next feeding ninyo, magbaba kayo konti. Pag before 2 minutes ubos, dagdag kayo konti. Ganun na lang. Kasi hindi na natin mabilang. Hindi kagaya ng tilapia, ganit na. Pwede mong sampulan yan. Ganyan mo lang. Makuha ka agad yan. So, timbangin mo, ilan ang ratio ng body weight. So, ganun yung feeding mo. Pero, ang hito, hindi. Hindi na natin balaan. Kasi hindi natin ma-perfect kasi nga nagkakailan. So, ang aton pinakamababa dira, mas survival rate kung sa mga beginner, 50%. Maganda na masyado yan. 25% is break-even. 50% ganansyado kayo. So, kami, okay lang kami sa 60%. Okay rin kami sa 70%.
okay pa rin kami sa 50. Kasi sa dami namin na pang, hindi na, ano yan, pag na break even ka sa kabila, grand share ka sa piyak. So may bawi kami. No? So, kaysa isa lang ang pan, no? Pag, hindi ka makabawi. So kami dire, every morning, aragin ko dire, ako ang kapakaon sang gagmay. Kaya nga sa aga, makita mo na sila, kaon ginasalatanan. So makita natin ang dragko. So pagkita nyo dragko damo, ang inayin mo naman dire, balingon lang. Para makuha tong dagko. Hindi nyo pagpahubsan. Kasi pag napahubas ka mo, stress, another 1 week na po na siya nga mag-recover. So sayang ang feeds ninyo sa 1 week. Kamu nang ginawasan. Kaya kami nag 6 times. So actually, dari, wala na kami kasizing. Kung may makita man ako duha, pabayin na lang na. Kung duha ang duha ka fast grower, pabayaan nyo na lang. Kaysa ma-stress siya. So, kaya magdako. Ano na siya. So, after one month, or depende sa pagdako sa inyong sa ito. So, permiro na, powder pa man na. May pakaon nyo. Then, second is, ang ginagamit namin is yung nanulis na pre-starter one. Gagmay kayo na. Galing Vietnam. Kaya lang, wala kayo mabibilhan kasi dito. Kung taga-diin yung sa Jansan, mayroon. Pero by membership lang, Japon. Sa Ocialis kasi yan. Pero kung malapit lang kayo dito sa amin, pwede kayong bumili sa amin. Tapos, yung nasa Jansan, maraming sa Jansan. Maghanap lang kayo ng may pangalan ng mga kaibigan niya doon. O pwede niya rin gamitin yung account ko kayo nang bumili sa kumpanya. Kasi member naman ako doon. So yung kuan kasi, yung sa Ocialis na nanulis na sinasabi namin maliliit. Yung 2 weeks nyo na isda, kaya nyo nang kainin yun, floater na. So, after 2 weeks yun na ipakain nyo. Ganun na rin, magsampling kayo pakain, 2 minutes rule lang kayo. Kaya hindi na natin balaan kung pila ang nabilin. So, ganun lang talaga. Hanggang after 2 months, after 1 month, pre-starter na. Pre-starter na kayo. Tapos, i-monitor din ninyo. Kasi may mga mabibilis talaga. May mga batches ng fingerlings na mabilis talaga lumaki. Lalo na kung magaling kayo magpakain. So, i-estimate nyo na lang, no? Kung anong susunod nyo, pre-starter, starter, grower. Tatlo lang, hanggang grower lang kami, hindi kami nag-finisher. Kasi kailangan mataba yung isda. So before kayo mag-change, I don't know, i-monitor nyo kali, no? Kung magkasya na sa baba nila, ang kalaki ng pellets, change na kayo. So bago kayo mag-change, halo muna kayo ng good for 4 feedings. Ng 50%, halimbawa ang ginapakaon nyo karon is pre-starter. Magbalhin ka mo starter, halo kayo good for 4 feedings lang. Halo kayo ng pre-starter, halo kayo ng starter. 50-50. Transition. Oo, para hindi sila masyak. Sa pag magbigla, mag-change ang kanilang diet. So, ganun ang paraan. Pero kung minsan, ayun ba, bala ba? Change na, kinag ko na. So minsan nasyasyak, imbes na bibilis yung paglaki, humina. So hanggang grower lang talaga kami. Hindi na kami, ano. Pwede rin po kayo mag-research or maghanap ng ibang pakain, no? Pero after 2 months na yan, yung malalaki na siya. So dito, gumagamit kami ng gantong yung pigaan ng lubi. Sapal or ugasit o ano, damo na siya, abing pangalan. Hello! Hello! Dire. Dito kayo sa tabi ko, may para makurot kita. You are not following instruction.
directly customer ko na sila. Dre, oh. Good morning. May pakante. Dahil lang, hindi. Good morning po. So, mga alternative, abi kita nga pwede paka-on sa hito. No? Pwede yan yung sabi ko. Pwede rin yung mga saging, di ba? Sa malapit sa mga sagingan, ipahinog nyo lang. Pakain sa hito. Huwag lang i-appel ang kuan balat. Oo. Saging, pwede rin. 2 months na sa'yo. After 2 months na. Kasi kung maliliit pa, hindi pwede, hindi siya full feed kasi ma-disturb yung kanyang paglaki. So, dapat nakabuelo muna siya. Ano siya, buo? Yung saging, ah, banata mo lang. Papaya, sir. Papaya, pwede rin. Basta lahat ng, basura, pwedeng ipakain yan. Pati tinain ng manok. Pati ulo ng, kung sa Jansan, kung sino sa Jansan, malapit. Pwede yung shrimp head. Actually, nagpapakain kami yung shrimp head. Yung mga malalaki na, okay na. Maghinto yan pag hindi na kaya. Pero kung maliliit pa maglutang, makakayang siya. Dapat ibusgon din sa 1 to 2 months, sir, ang hito. Hindi, limitado po ang dapat. Number of kilos mera. Pwede siguro dito kayo sa taas, ma'am. Kay... na, hindi ko na anticipate na ganito kadami. Sabi mo sa akin, abot ang 100. Sabi ni... Dere. Reagi mo. Reagi mo. Si Dr. Jose ganito. Po naman sa hospital. Ay! Hello. Sir po, ano po? Okay, dyan sa taas, pwede. Basta magkarinigan lang tayo. Ay, may balik yung ko. May ari ng tigre. Sorry. Dito. Ay, naririnig man din ako. Wala kasi akong magsalita. Sige po. Ay, meron pa. Nakuha mo tayo ng konta ba? Ay, hindi lang. Nabuhayanin nyo sa inyong pan is 6 times. 100 grams per day per 1,000. Per day ha, hindi yung 100 per feeding. Hindi. So, ganun lang. So, after 2 weeks, mag-a-adjust na pan tayo. Ang gagawin na lang natin is 2 minutes rule. Ano yung 2 minutes rule? Pagbigay nyo ng pagkain palibot, pagkatapos yung libot, time nyo, 2 minutes. Pag naubos niya before 2 minutes, next feeding mo, magdagdag ka ng konti. Pag hindi na ubos in 2 minutes, sa sunod mo nga pakaon, mag-less ka. So, yun ang nakita naming best na paraan na pag-estimate ng feeding, ng feeds. Kasi pag sige ka man lang pakaon ng pakaon na marami, pag na-overfeed yan, mamamatay. Kung underfeed man, magkananay sila, gamay lang gyapon imong magkuha. So, yun ang the best namin na paraan na para mag-estimate kung pila ka kilo ang i-feed nimo sa isa ka feeding session, no? Isa lang ka pakananan. So, yun, 2 minutes rule. Hindi lang gid ka maglipat. So, every time mag-change kayo ng feed, halimbawa, from fry booster to pre-starter zero, dapat mag-mix ka mo 50-50, good for 4 feedings para hindi sila mabigla. Para sa ato, kaunta bulan, pag abot dito, kaunta litsong, sakit man yan. Kaiba, nabibigay mo iba ang kan. Tapos, magkakaroon talaga ng side effect yan. Maghina ang iyang pagdako. Kasi from high protein, dibutakan mo sa mas mababa na protein. Kasi mas mataas yung kan, fry booster. Kumpara mo naman sa starter zero.
So every time kayo mag-change, inana gyud siya. Mag-mix kayo ng good for four feedings lang. 50-50. Halimbawa, ang kada pakaon nyo is 100 gram, 50 grams sa pre-start, sa powder, 50 grams man sa starter zero. Siya. E para hindi sila mabaguhan. So, yun nga, pag, pag minsan magtanong kayo, anong ilang buwan or ilang linggo bago mag-change? Nasa inyo na yan. Kasi pag minomonitor nyo, everyday, testingan nyo siya, kung magkasya na sa baba sang hito ang pre-starter or starter, yun ang gagamitin niya. Kasi mas, mas paano na paano, mas nagabarato ang feed. Kaysa doon kayo palagi sa mahal, mahal masyado. Still that, 650 na pasamon. Oh, you see? 650. 10 kilos na na? Oh, 10 kilos. Ah, yung sa basta magaganda man kasi yung mga medyo mahal. Kasi talagang proven na mataas yung protein content niya, crude protein, crude protein. Nabubulol yata ako ba? So pag laki na niya, 2 months or 3 months, okay na, halos na yung prepare. Basta nasunod niya ano, yung feeding system natin. Pwede na kayo magpakain ng kung anong available sa inyo. Pero, merienda lang niya yun. Mag-feeds pa rin kayo. Pero lesser na. Ha? Kagaya kung malapit kayo sa Johnson, si Doc Ellen, nagbebenta ng shrimp head. Pag bumili kayo sa palengke ng shrimp head, 60 pesos. Doon sa kanya, 4. Kasi bulto-bulto. Bayto nilada. Oh. So, maganda kasi mataas ang protein ng shrimp head. Hindi pa siya baho kagaya ng tinais manok. Kaya ang tinais ng manok pag na-stack mo ng isang araw, magsasabi yung labor mo, boss, 3 na bisis ako na nagligo, baho lang yapon ko iti. Hindi kagaya ng shrimp head. Pero kung mayroon kayong mura, kagaya nung isang tao ko, kanina, may ginakuhaan sa isang tinaay sa manok sa palingki. Pinagaihaw lang. 100 isang balde na malaki. Kasi yung tao, yung driver ko, ginagaan ko masama, may fund man sa daring sarili niya. Ang feeds niya, akin lahat lang. Pay when able. Wala ko parte sa iyang isla. Para lang love niya ako. So, bali, pwedeng ganon. Basta mayroon kayong kukunan ng mas murang feeds, pwede sa hito. Yung hindi nagagawa ng tilapia, pwede sa hito. Dati, itong may laprotera pa, dala ko kakuha sa saging. By dump truck na siya. Post dump. Butangan lang itrail. Ito na, sinog na. Yung grits na laga nila. Yung grits? Oo, grits na laga. Ah, pwede nga po. Anything nga pwede sa pan. Oo. Pwede. Hello? Kahit saging pwede. Ano? Sapal sa lubi, pwede. Tinaay sa manok, pwede. Shrimp head, pwede. Pero, mag-supply pa rin kayo ng feeds. Parang merienda lang nila yon, para mabilis silang magtaba. Kailangan kasi, yung isda nyo, mataba. Hindi kagaya ko noon, nung nagsimula ako, di wala akong market. Nawalan ako ng gana. So, yung mga army, masaya kasi doon lang sila magano. Akin pa ang net gamitin. Sila bayad, bayad, nagbabayad sila. Eh ngayon, hindi na ako nagpapakain ng husto. Ang natabo sa hito, naging sandok. Malaki yung ulo, maliit yung katawa. So, nung ano na, sabi ko sayang man din. So, ginastuhan ko ng Monday, nag-ikot kami.
para maghanap ng market. So isang style ng paghanap ng market, bagsakan mo. Ibawa 140 sila. 125 lang ko. Kuha mo. Spend some ilang buwan. Ma'am, tumaas ang gasolina. Sabi nga, ano man labot sa isang nito sa gasolina. Kaon man nag-gasolina. Sabi mo, pang-deliver. Mali lang, nagpakuha ko ng upuan. So, ganun lang talaga sa mga, sa marketing. So, dapat, mataba. Kinanglan na ito, taba gid siya. Naupat yun niya ang subaang baga. Tama na siya. So, pwede kayo magtanong. Ay, ni Kuan. Sir Freddy Azola? Yes, ma'am. Actually, meron po kami. Ang style namin sa Azola, pag maliliit pa, butangan na naman siyang Azola. Okay. Ha? Kasi yung maliliit ha, hindi kumakain ng Azola yan. So, dadami. Pag nako na nila, 2 months, kuno ang pan. Kaono na nila na. So, may merienda na sila. Hindi na sila magutom. Hindi na sila magkananay. So, yun lang. Ang kwan lang namin ito eh. Experience lang. Lalagyan namin yan. Sige yan, maliliit pa noon. May pan dyan na isa. Lalagyan namin. Kahit doon sa kabila, mayroon din. Pwede kayo manhingi lang. Hinibigay namin. Pero sa pulumulok yan, 200 ng kilo. Per tub. Ano po yung tub nila? Yung pan yung parang lunch ba? Ay, walang 1 kilo. Mas mahal pa pala. Ito, libre. Gusto niya kumuha mamaya. Pwede yun. Ay, sa isla. Sa asusan. Kala ko sa isla. Hindi pwede yung may nawasa, basta maliliit pa. Pero ako ini-stack din ah. Di ba, nagbibenta kayo, pwede yun. Meron kaming customer isa. Dito sa Takurong, sa Hens Kitchen. Nag ano ba naman sila? Tab. Eh, hindi na kayang bumbahan ng araw-araw. So, nangamatay. Kasi dapat araw-araw nyo palitan kung magbibenta kayo. Yung inyong tab, araw-araw nyo palitan ng tubig. Kung magbenta. Sir, Madrid de Agua, sir. Tantaron lang, sir. Pwede nga po, isagong nyo mo sa kwan. Ginabutang na muna sa pellets. Oh. Kami na nagagaling sa among kwan. Kasi, naka-experience kami last December, November, December, January. Shortage. Feed. Oo. Ang ginawa ko, pinakain ko ng pagkain ng baboy. Mababa masyado ang protein content ng pagkain ng baboy. 14 lang. Dapat sa isda, pinakamababa mo is 27. So, dapat 35 kung maliliit pa. So, kung pakainin mo siya ng pagkain ng maboy, mabansok siya. Okay. Masyadong mababa. So, kami, nagpo-produce na kami. Nakasubo na ako mag-produce. Nag-invest na ako sa ating mixer. Nag-invest ako ng pinitizer. Hindi na ako kauntak. So, muna, kung kaisa, hindi na ako kasuroy. Sige na nang dira. Pero ang no, ang importante sa inyo, every morning talaga, arak ka mo sa area niya. Kung masanay mo ang hito mo magkain ng 5, every 5 in the morning, pakaon ka. Huwag mong sabihin, ngayon nagpakain ka ng alas 5, mamaya alas 6. Bukas naman, alas 7 na po. Nangluod ang isda, di na mo kaon. So dapat pag nagsimula kayo ng ganito mura, i-maintain lang nyo. Sir, sa water level, sir, sa bagong butang nga ito sa... 1 foot is okay. 2 feet. Ang aming pond is 1 meter deep, pero ang tubig na may 2 pie, may 1.5, may 1. Kasi dito sa amin, mahal ang tubig. Dinapalit sa Petron. Water pump na mong gamit in town. Hindi kagaya sa dyan saan, nag-awas-awas ilang tubig. Pero, kahit ganun kalaking gastos yan, kita pa rin. Bakit kanya?
Ang production cost ng isang kilong hito is 65 maximum. Dala na yung tubig namin, aming ilaw, akong gwardya, labor fingerlings, 65 pesos. Pati pizza. Na. Production cost. So kung ikaw na magpakain, tipid mo na, sayo na yon. Kung tubig mo is libre, mas okay, hindi ka nabibili sa Petron. No. Kaya kami dito, kung pwede pa lang, ipasok-pasok tubig ba kay? Mahal lagi. No. Alam mo, pag umandar lahat yung makina ko, sa 1 week, dati barato pa, tagpila pa lang ang krudo, 20 mil ang simana. Sige-sige, mag-andar kay. Palumos man ang hito kung wala tubig. Ay, hindi ka niya kung makuansin, magbabang tubig siya. Mag-survive yan. Basta hindi masyado mainit. Kasi ito, kahit alam mo nila, baka kalahating pia lang yan. Oh. Minsan nakikita yung likod. Dahil kaya nga, kung kuhaan kaya nga sa camping naman, araw-araw. Kasi, pag inintuan namin ang dar, dili na ang tubigan ka na, mahubas ng ibang, wala pagkabot. Sir, no matter po ba ang kuan ang temperature sa tubig? Yes po. Ah, okay. So, kaya dapat walang kangkong sa ibabaw. Walang shade. Okay. Kasi mas mabilis ang metabolism ng isda kung medyo naiinitan siya. Okay. So, makapili man yan sila. Kasi dapat ang inyong pond is pababa. No, pa-slide ba? So may part na malalim, may part na mababaw. So kung gusto nila ng mas malamig, kanto sila sa mas malalim. Pero magpainit-init sila, doon sila sa mas mababaw. So dapat walang angkog. Walang shade. Actually dapat walang shade ang kuhan, pero kami nagpapabingwit kasi kami. Ilkado pa yan, sir. Nilagyan ko ng garden net yung ato. Ito? Oh, yung net sana na kuhan, yung sa isda. Garden net. Okay, mas na. Okay lang, sir. Okay lang man, nalagay mo naman. Pero actually, mas maganda, nag-ginastosan ka pa. Gumastos ka pa ka na. Baka mamatay kung mainit ba? Hindi. Basta hindi lang masyadong mababaw din. Baka mamaya, ganyan na lang. 1 foot. 4 feet. Okay na. Ah, 4 feet pa? Ah, malamig na masyado. Concrete kasi, sir. Ah, concrete. Ah, okay. Pero kami, hindi kami nagsasagas ng concrete kasi magasgas. Not, tiles mo. Once kasi na magasgas yan, dyan na siya magpasok yung infection na mamatay. Kaya hindi pwedeng inat ang hito. Kasi walang kaliskes. Pag nagasgas sa akin, ubos. Mayroon akong customer na fishery graduate. Master in something. Sa fishery Japan. Hindi mo siya magpati. Buta nga sa muskit na kukayo. Duha ka adlaw pag angat sa pisne, patay na tanan, nasa silo. Nagkaragasgas. Lalo na kung yung fingerlings pa, madaling mamatay yan pag nagasgas. Ibig sabihin, sir, mali pala.